So guys, thank you so much po. Final part po ng bago kong content na Life Coach, Life Motivation, POV, Insights. Sana po sino man pong makakakita ng content ko na to, matry nyo po na umpisahan mula part 1 hanggang final part. Bali, number 10B na po ito, final. Actually, gusto ko pa pundok to nga, kaya lang sobrang haba na po, 10 parts na po na almost 10 minutes. Yung iba po, 6, 5, 4. Try niyo po talaga kasi bawat part po kahit papano, may maliit pong motivation na mag-uplift pa po, magdadagdag pa po, magiging booster po kahit papano ng faith natin, ng motivation natin, ng pagmamahal natin sa ating Creator at sa Kanyang bigatin, Son. Maraming salamat po talaga. God bless us all po. To God be the glory po. At ingat po tayo palagi. Always be steadfast in your faith to our Creator. Always try to be focused, always try to be alert, always try to be prepared. Whatever happen po, panghawakan po natin ng mahigpit na mahigpit ang faith natin at ang word of our Creator. Kasi yan po ay weapons natin para maging matibay po tayo sa paparating na sunod-sunod na climax ng Great Tribulation. Nandun na po tayo, nakapasok na po talaga ang humanity. 50 years ago pa po, 50 years na pong nakalipas, pag-akyat ng ating Creator, ng ating Lord Jesus, ay nag-uumpisa na daw po talaga ang tribulation. Pa-intense po ng pa-intense, generation by generation. Ngayon po, lahat po ng sinalita sa Isaiah, sa Daniel, sa Peter, sa Mark, sa Luke, sa Revelation, lahat po ng mga prophecies ay unti-unti pong napupulfilled. Marami na pong napulfilled. Yan po sa mga takbo ng mga pangyayari globally. So, bahala na po tayo mag-research. Lahat naman po yan kayang i-research. Lahat po ay may mga documentation na talagang nagpapatunay na ang lahat po ng binitawang salita at mga palatandaan ng ating Lord Jesus nung siya naging flesh talaga na nabuhay po siya ng almost 33 years. 3 years po halos siyang nag-preach, pero hindi po yun bitin. Kompleto po yung nangyaring pag-preach ng ating Lord Jesus, kahit po i-research nyo pa yan. Naitawid niya po lahat ng mga motivation, lahat ng importanteng detalye sa kanyang 12 apostol at kay Paul, yung huling apostol pong pinili niya labas sa Israel. Sundan niyo pa po yung susunod kong content na magkakaroon din po ng part by part, kasi meron pa po akong mga natira dito, tapos may mga iba pa rin po akong documentaries na napanood ko na nagpapatotoo din po ng mga salita ng ating Creator sa kanyang love letter at saka doon po sa mga sinyalis talaga ng Great Tribulation. Mag-ingat po tayo palagi, guys. So, continuation po to, bali, part 10B na po to, final part. Thank you so much po sa inyong lahat na madadaanan ng content ko na to at magtatapos mula number 1 hanggang 10B. Maraming salamat po. So, dagdag ko lang po tong it's all about the Antichrist, yung pong mga moves, yung pong mga galawan ng Antichrist, nito nga pong papasok na climax ng Great Tribulation. So, dagdag lang po, guys, and it says, the Antichrist is believed to persecute and oppose believers who refuse to submit to their authority. This persecution may manifest as social exclusion, economic marginalizations, or even physical harm. It is mentioned in Revelation 13, verse 7, Revelation 16, Revelation 18, Revelation 21. Sundan nyo pa po yan lahat, guys. Pasadaan nyo po yan. Relevant po yan. It was given power to wage war against God's holy people and to conquer all of them in as much as possible. And it was given authority over every tribe, people, language, and nations. So guys, nagpapatunay lang po to
na talagang yung pong Antichrist ay napaka, talaga pong prophecies po yan, nakatakda po talaga na meron talaga siyang, magkakaroon po talaga siya ng malaking authority globally. Kasi nandun din po yan, sinalita din po yan ni Daniel, ni Isaias, ni Mateo, ng ating Lord Jesus. Kaya po nagkakatotoo na sa Revelation po yan. Mas maganda pong kahit papano everyday meron tayong madaanan na passage dito sa love letter na ating Creator, kasi yan po ay magiging gabay natin, magiging angkla natin para hindi po tayo maano, para hindi po tayo madala sa mga blaspheming kumakalat, sa mga apostasy, sa mga deception na kumakalat, sa materialism na kumakalat. Panghawakan po natin guys yung mga salita talaga ng Panginoon natin na itinatagubilin niya po na huwag talaga tayong magpapadala. Kahit po mahirapan tayo, yun pa po yung pinaka-importanting mangyayari, guys. Yung pong 3.5 years, yun po yung pinaka-matindi, yun po yung pinaka talagang hindi talaga kanais-nais na makita pa natin. Kasi kapag ka po tayo na-chosen, sasama po tayo dun sa rapture. Temporarily po, itatago po tayo ng Panginoon. Kasi after tribulation po, yung final days po ng tribulation, matatapos po yun, ikukulong po yung masama, yung wicked, ng 1,000 years. Tapos yung pong duration na yun, na 1,000 years na yun, dun po lalabas yung mga chosen, dun po mapapasama sa magiging reigning duration ng ating Lord Jesus na 1,000 years. Eh, hindi po natin masasabi yan kung gaano talaga kabilis yan. Kasi nga po, pabibilis hindi po yan ng Panginoon. Kasi pagkatapos po nun, palalayain po after 1,000 years yung masama. Kasi marami pa rin po siyang mga masasamang taong mahihikayat na bumitaw po talaga sa faith na ibinigay sa kanila ng ating Creator. Ibig sabihin po, nawalan po ng pag-asa, bumitaw, nagpariwara. So, sila po makakasama pa dun sa panandali ang paghahari after 1,000 years nung masama. Kasi papakawalan po, pakakawalan pong pansandaling panahon. Maiksi lang po yun, pero hindi po talaga in-specify ng love letter ng ating Creator kung gaano kaiksi yun. Kasi yun po ay parang para po sa akin, POV ko, pinakahuling test po yun ng ating Creator sa mga taong naiwan talaga dito, na dumanas po talaga nung great climax tribulation, nung another half. Kasi, kasi yung iba po talaga, hindi nila mapipigilang magpatatak. Dalawa po ang tatatakan, noo at saka po yung kamay. Sabi nga po nung iba, nung mga napapanood kong dokumentary, alam ko napapanood nyo rin po yan, na kapag ka po tinatakan ka na, nung talaga pong tatak ng nung masama, nung Antikristo, para pong isinuko mo na magkaroon ka ng chance na mapasama ka dun sa eternal life, talagang wala na pong ano yun, wala na pong kaligtas-ligtas yun, talagang dun ka mapapasama sa eternal damnation. Kapag ka nagpatataka, sabi po nung iba, di baling mapatay ka, basta wala kang tatak. Kasi may chance ka pa po, kasi pag nakarating ka na po dun talaga sa eternal desolation na yun, sa eternal damnation na yun, wala na pong presence dun ng ating Creator. Kasi ito pong matitirang mga few hours ng climax ng tribulation, kahit papano po may mararamdaman ka pang presence ng ating Panginoon . So kahit papano, may chance ka pa. Hindi pa talaga totally 100% na natanggal ang kanang chance. Kaso nga po, bakit mo po hihintayin yung mga sandaling critical na? Dapat po ngayon pa lang, malakas ka pa lang, malinaw pa ang pag-iisip mo, matuwid ka pa magsalita, medyo healthy ka pa, ipakita na po natin sa Panginoon na sa Kanya tayo papanalig, sa Kanya tayo kakampi. Kasi nandun po yung chances natin habang buhay pa tayo. Sabi nga po, habang buhay pa, may pag-asa pa, pero pag nawalan ka na ng buhay, pinawian ka na ng Panginoon na ipinapahiram sa iyong buhay, wala na po. Lugi ka na po na wala ka ng pagkakataon, kasi kaisi na lang po talaga ang duration ng buhay na pinapahiram sa atin ng ating Creator. Amen. So guys, yan po yun. Sundan nyo pa po yung susunod kong content. Sana po bawat part po talaga ng content ko na to, life motivation, life coach, POV, insights din po itong content ko na to. Sana po bawat part talaga makapagbigay ako ng maliit na booster, ng maliit na uplifting lesson sa bawat isa na magdadagdag pa po ng faith niya, ng kapit niya sa ating Panginoon at sa kanyang bigating sa. Thank you so much po sa inyong lahat. To God be the glory po. God bless us all po. Ingat po tayo palagi, and thank you so much po talaga sa pagtatapos ng bawat part. Amen. Sigad na po ang bahala sa atin.